Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, magandang gabi po sa mga kasama namin na nandirito. Binabati ko po kayo na isang pinagpalang gabi po. And I know na hindi po kayo nandirito dahil aksidente. So, simulan na po natin to. Ini-invite ko na po kayo lahat na tumayo. And even po sa mga nanonood sa ating live, nasa inyo man po kayong tahanan, I invite you to stand up. Dahil ngayong gabi pong ito, expect natin na may gagawin si Lord. And alam ko po na lahat tayo dito may kanya-kanya tayong laban na hinaharap. May mga kanya-kanya tayong problema, struggle, pwedeng finances yan, pwedeng sa pera yan, pwedeng sa sakit. Pero ang pangako po ng Panginoon sa inyo is ibigay yung the best na pwede niyong ma-receive sa Kanya. So ngayong gabi pong ito, muli binabati ko po kayo. Maraming salamat po at pumunta kayo sa lugar na to. Ang dami ko po nakikitang bagong mukha, grabe. Grabe po ang Lord mag-move. And even po sa mga nanonood, alam ko po na lahat tayo, ito yung gabi na hinintay natin, na marami tayong madala sa Panginoon. So, bago po tayo magsimula, gusto ko lang po itanong sa inyo kung ano nga po ba itong buwan na to. Ano pong meron sa buwan na to? Diba, pag buwan ng Pebrero, ibig sabihin yan, buwan ng pag-ibig. Wow! So, alam ko po marami sa inyo dito umiibig, at iniibig, at umiibig pa. Pero yun nga po, ang Panginoon po, siya po talaga yung unang nagmahal sa atin. Yan, wala pong ibang nagmahal sa atin ng higit pa sa ginawa ng Panginoon. Sabi nga po sa 1 John 4:19, tayo po ay nagmamahal. Hindi dahil pinahal ka ng magulang mo, hindi dahil pinahal ka ng kaibigan mo, or ng boyfriend or girlfriend mo, kundi minahal, tayo ay nagmamahal. Kasi una tayong minahal ng Panginoon. Naniniwala po ba kayo ng mahal kayo ni Lord? Amen. And alam ko na kaya kayo nandito kasi alam niyo mahal kayo ni Lord. And mahal din ni Lord yung nag-invite sa inyo. Kaya dinala niya rin kayo dito. And alam ko po na alam niyo rin po yung verse sa John 3:16. Sabi po dito, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life." Grabe po yung pagmamahal ni Lord sa inyo. Na even po sa point ng kamatayan, binigay ng Panginoon yung buhay niya. Yan. Kaya po, kung may problema ka, sisiw lang yan kay Lord eh. Sabi nga sa Matthew 6:23, "Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you." Sobrang sisiw lang po sa Panginoon yung problema nyo, yung bigat na pinagdadaanan nyo. Kasi mahal ka ni Lord. Mahal tayong lahat ng Panginoon. And sabi nga din sa John 15:13, "Greater love has no one than this, than to lay down one's life for a friend." Grabe po ang Panginoon. Bibigay niya mismo ang sariling buhay niya para sa iyo. Kaya po kung dumadating kayo sa punto ng buhay niyo na tinatanong niyo, "Lord, bakit ako nasa mundo, Lord? Bakit palagi na lang mahirap? Bakit palagi na lang problema? Bakit palagi na lang sakit, Lord? Mahal mo ba ako?" Di ba? Parang may mga tanong tayo kay Lord. Pero sabi nga po ni Lord, kung hindi ka kamahal-mahal, bibigay ko ba naman yung buhay ko sa iyo? Ibigay ko ba naman lahat ng meron ako? Sino nga po ba yung lahat ng meron si God? Si Jesus po. Binigay yun sa inyo ng Panginoon. And this night po, gusto po namin na even po sa ating worship, maranasan ninyo yung pag-ibig ng Panginoon. Yeah. So kung nasan man po kayo, alam ko nakatayo po tayo lahat. Pero yumuko po tayo, lumapit po tayo sa Panginoon. Dikit po natin yung ating mga mata. Simulan po natin kausapin si Lord kung may pinagdaraanan ka po, kung ano yung bigat na pinagdaraanan mo. Sabihin mo yan ngayon sa Panginoon kasi nakikinig po ang Panginoon sa inyo. Madalas, kayo lang po yung lumalayo sa Kanya. Pero ang Panginoon po, never kayong nilayuhan. Sige po, ngayong gabi, kausapin mo po yung Panginoon. Kung ito po yung first time na gagawin mo ito, huwag ka pong mahiya. Huwag mo pong isipin yung katabi mo. Ang isipin mo lang, kausap mo ang Panginoon. Walang ibang tao sa paligid mo. Ikaw lang at ang Diyos. Gusto malaman ng Panginoon, "Anak, ano yung gusto mong gawin ko para sa'yo ngayong gawin ito? Anak, ano yung mga gusto mong makita na kaya kong gawin para sa buhay mo?" Kailangan ko ng kagalingan sa aking puso. Kailangan
financial. Kailangan ito, Panginoon, ng himala sa mga imposibleng bagay. Sige po, kapatid. Kunin mo itong oras na ito para pasalamatan mo ang Panginoon. Hindi mo pa man nakikita. Pasalamatan mo ng Panginoon, Lord. Salamat po sa kagalingan. Salamat, Panginoon, sa divine provision. Salamat, Panginoon, sa miracle, sa himala, Panginoon, na handa mong gawin sa akin. Salamat, Panginoon. Panginoon, alam ko na lahat ng panalangin namin naririnig mo, Panginoon. Lahat ng pangangailangan, ibinibigay mo na ngayon pa lamang, Panginoon. Maraming salamat po sa kasagutan sa aming mga panalangin. Salamat, Panginoon, sa mga bagyo na pinaranas mo dahil ito'y nagpatatag sa aming Panginoon. Lord, ngayong gabing ito, gusto naming maranasan pa, Panginoon, kung ano pa yung mga kaya mong gawin, Panginoon, na para sa amin imposible. Lord, lahat ng kasinungalingan ng kaaway, lahat ng mga sinabi niya na nasaktan kami, Panginoon, ngayon pa lamang, inilalatag na namin, Panginoon, sa iyong paanan. Dahil ngayong gabing ito, Panginoon, wala kaming ibang iisipin, kundi ang purihin ka. Panginoon, wala kaming ibang iisipin. Iiwan namin ang lahat ng problema, lahat ng worries, oh God. Iiwan namin yan sa iyong paanan kasi, Panginoon, ito yung oras na pupurihin ka namin. We empty our minds, oh God, so we can receive you fully, oh God. Thank you, Jesus. Thank you.
the Lord just want to tell you, I am proud of you. My child, I am proud of you. I am proud of you. Thank you, Jesus, for your promises. Thank you, Lord, for your supernatural movement. And thank you for the great revival this night. Thank you, Lord God, for everything that you have done for us. And Lord, we thank you in advance sa mga bagay pa na gagawin at ipaparalis mo para sa amin, Panginoon. Kaya ngayong gabi ito, Panginoon, ibinabalik namin sa iyong papuri, kataas-taas ang pagsamba, at pagdakila sa tanging pangalan mo lamang, Jesus, lahat mo tayo magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Ay pagsulat na kanilang FB account name. Kasi kung
normal na pangalan lang, hindi makakarating sa kanila. Kailangan yung kanilang FB name, isulat mo sa comment box, at pagkatapos ay isend mo at makakarating ang paanyaya sa kanya. Nakakatuwa kasi napakadali mag-imbita ngayon. Pwede kang mag-imbita kahit na nasa Australia, nasa Singapore, nasa USA, nasa Canada. Meron po mga din sa atin from Kuwait. Sometimes siya kami Afghanistan pa, no? Okay, so yun po. Ganun po ang ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Ayan, dyan na rin po ang mga taga-Kiyose, si Sister Nars Quinto at ang kanyang mga kasama na nanonood na po sa atin. At of course, meron po tayo isang bagong tinatag na Pink Stars. So dito po sa heart button, like button, meron pong star button. At yan po ay kung gusto po natin na mag-offering. No? Mag-offering po out of our generosity, pinipindot po natin yan. At kung hindi nyo pa po alam ang mechanics, magpatulong po kayo sa inyong kakilala na taga rito sa CIF. At ang panglimang nais natin paalala at panghuli ay sana po ay i-like ninyo at i-follow ang Christ International Fellowship FB page. Christ International Fellowship Makati. Yan. Kung kayo may FB, okay, hanapin lang po ninyo ang Christ International Fellowship Makati. Pag nakita nyo po, pindutin ang like button at yung follow, di ba? Following. Para maging follower po kayo ng Christ International Fellowship. At sa YouTube po, tayo ay CIF TV. Yan ang ating YouTube channel. At i-like din po natin at i-subscribe naman para mag-ring. Every time may event ang church, may service, ay papaalalahanan po tayo ng YouTube at ng Facebook. Maraming pong salamat sa inyong pakikiisa. At ngayon naman po, magpatuloy tayo sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Buksan po natin ang ating mga Biblia, whether it's digital or the hard copy. At nais ko pong makisabay kayong basahin ito sa akin. Mula po sa verse 25 to 34 ng Matthew chapter 6. Therefore, I tell you, do not be anxious about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? Look at the birds of the air. They neither sow nor reap, nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? And which of you, by being anxious, can add a single hour to his span of life? And why are you anxious about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow. They neither toil nor spin. Yet I tell you, even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. But if God so clothes the grass of the field, which is today, is alive, and tomorrow is thrown into the oven, will he not much more clothe you, O you of little faith? Therefore do not be anxious, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the Gentiles seek after all these things, and your heavenly Father knows that you need them all. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added to you. Therefore, do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Sufficient for the day is its own trouble. Ayan. Okay? Sabi po natin kanina ang title ay, I put Christ first so that you will be blessed. Okay? At sabi po natin, ito ang disenyo ng Panginoon na tayo ay pagpalain. Pero ang maraming tao ay nagtatanong, paano ito mangyayari? At at times, siguro mga ilan sa inyo, kapareho ko, sabi natin, bakit nawalan tayo ng pera sa bulsa o sa pitaka? Bakit wala tayong pambili ng pagkain? Bakit wala tayong pambili ng damit? Bakit wala tayong pambayad ng renta? Okay? Nagkakaroon tayo ng mga problema.
At ang mga problema ito ang pinanggagalingan ng tinatawag na worry. Okay? Ang pinanggagalingan po or sources of worry are difficulties and problems in life. Meron po ba ditong walang problema? Wala po. Ang wala lang daw problema, yung nandun na sa 6 feet below the ground. No? Wala na kasi siyang feelings, wala na siyang isip, so wala na siyang problema. Pero tayo habang nasa lupa, I know you would all agree, we will all have difficulties and we will have problems. Eh kung ang mga problems at difficulties ang pinagmumulan ng worry, paano tayo magkakaroon ng magandang buhay? At kaya nga ito ang isa sa mga dinil ni Jesus Christ when He was here on earth. Ang mga tao nung kanyang kapanahunan is under the Roman Empire. Okay? So parang tayo na ang mga Kastila ay nandito at pinahihirapan tayo. Ganon ang setting nung panahon ni Jesus Christ. Kaya nga sila nagbabayad din ng tax. Kung paano kayo ay nagbabayad ng tax, pagbukas mo ng payslip mo, parang wala nang matira sa akin, mas malaki pa yung tax. Okay? Mas malaki pa yung napunta sa PhilHealth, sa SSS. Okay? Pero magandang balita ang meron tayo. Amen? Maari tayong makapamuhay ng maligaya, maayos at masagana kahit ganon ang sitwasyon. Amen? Dada ba kayo? Amen. At kaya alamin natin sa gabing ito, paano ba ito mangyayari? Okay? So now that we know the sources of worry, that means wag natin pag-pray sana wala na lang problema. Kasi walang ganun, di ba? Ang kailangan paano humarap ng tama sa problema para hindi mag-worry. Okay? Paano ba natin nalaman nag-worry na tayo? Ang sabi ng dictionary, worry is to allow one's mind to dwell on difficulty or troubles. Pag ang iyong isip ay hindi na maalis doon sa problema, di ka na makakain, di ka pa makatulog. So yun, wala ka na magawa, hindi nagiging productive ang iyong oras kaya isip sa problema na yun. O kaya yung isang ilustrasyon ay sabi ay nagkaroon ng problema yung tatay, nagalit siya sa nanay at ang nanay naman nagalit sa anak at ang anak, syempre wala mapagbuntunan, sinipa ang aso at pusa. Okay? Ganun ba ang gusto natin mangyari sa ating buhay? Syempre hindi. Okay? Worry also daw ay giving way to anxiety or unease. So hinanap ko naman, ano kaya yung anxiety? Meron nga nagsabi sa akin, may anxiety attack ako. Ano ba yung anxiety attack? Ito pala yung natural response ng ating katawan nang may pagkatakot sa pwedeng mangyari. Nang di pa nangyayari, iniisip mo na yung negatibong mangyayari. Kaya, pinagpapawisan ka, nakabugabug ang dibdib mo, nawawalan ka ng panlasa, hindi dahil sa COVID, no? Hindi dahil pala sa pag-worry. Okay? It's also, ang noun nito, state of anxiety and uncertainty over actual or potential problem. So, pag tayo ay nagkakaroon ng pagkatakot at walang kasiguruduhan, no? Uncertainty patungkol sa aktual na problema, totoo may problema, hindi natin dinideny, o yung parating pa lang na problema. Okay? So, minsan, katulad ng isang lalaki, ay, huwag mo tatabihan ang anak ko. Bakit po? Eh, kasi baka ligawan mo siya. Mag-asawa kayo, pagkatapos ganito, no, ang haba na ng kanyang iniisip, yun minsan ang ginagawa natin sa mga problema natin. Iniisip natin kung ano pa ang ating pwedeng problemahin. Pwede niyang gawin, pero in a state na meron tayong certainty sa dapat nating pagtiwalaan na magbibigay sa atin ng tamang sagot sa ating problema, ng tamang solusyon. Sometimes, iba may advice, pero hindi tama ang mga advice. Okay? People worry about food. Wala namang problema na sabi natin ano kayo kakainin bukas. Minsan,
ang tao may problema sa pagkain dahil walang makain, kulang ang pagkain. Minsan ayaw mo ng pagkain na kaya mo mabili, di ba? Naghahanap ka ng mas masarap dun sa kinakain mo. Pero yung iba naman masasarap kinakain minsan pag tuyo. Ay, tuyo? No, pero tayo minsan yung parating kumakain ng tuyo, ayaw na natin ng tuyo. Okay? So yung pagkain hindi lang wala talaga. Pero nakikita natin sa ibang parte ng mundo ay talagang sobrang payat ng mga tao and they die of hunger. So it's a real problem. Pero wag na natin dagdagan ng problema dahil baka mauna pa tayo magkasakit at matigok dun sa mga talagang walang problema. Let's handle these things right. Others, ang problem nila yung kanilang clothing, kanilang damit. So, minsan yung iba walang damit. Pero bihira yata yun, ano? Dati, nag-iimita ako, sama ka naman sa church. Eh, wala kasi akong susuot. Wala siyang susuot. Meron naman na. Ibig niya palang sabihin, yung gusto niyang attire. Yan. At minsan, di ba, ay, hindi ako pumunta ng party. Bakit? Wala kasi akong bagong damit. Gusto naman bagong damit, okay? So, pero yun nga, lahat ito because yung ating pagtingin sa sitwasyon. Minsan, di naman talagang problema, pinoproblema natin. But sometimes, it's really real. Minsan, pang-uniforme ng inyong mga anak, o kayo pang-uniforme, no? Ako nagtrabaho din eh. Kaya mas malaking part ng sweldo ko nung una akong pumasok ay binabawas yung 500 kada sweldo para sa damit na sinusuot. So, maganda yung suot mo, pero wala kang mailaman sa tiyan. Sinasabi ko po ito, totoo nangyari sa akin. Okay? Kasi, kumbaga may prioritize kami. At least of the priorities, ang pagkain. Hindi kami kumakain ng agahan, tanghalian. Kumakain na kami paggabi, hati pa kami ng kapatid ko. Nang kalahating order ng pakbet. Ganun na kalaki yun, no? Yung po ang aming pinaghahatian. Pero praise the Lord, mamaya sasabihin ko po kung ano po ang ginawa ng Panginoon. Hindi naman po ako mukhang namayat, di ba? At hindi rin ako namatay dahil sa kakulangan ng pagkain ng mga panahon na yun. Namung problema mo din tayo about shelter. Halita man ang ating bahay, wala nang malagyan ng refrigerator, walang malagyan ng washing machine, yung pala problema niya. Pero yung iba talaga ay walang matutuluyan. Especially those are coming from the province, pagdating dito, gusto mo magtatrabaho ka sa Maynila, talagang minsan yung iba sa trabaho nilang natutulong. Okay? Pero syempre, kung may kakayanan tayo, gusto natin mas maayos na tirahan. But sabi po ng Panginoon one time, Panginoon, gusto ko pong sumunod sa inyo, sabi nung isang gustong maging disipulo ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, yung mga foxes, my holes, ibig sabihin may tirahan sila, may inuuwihan sila paggabi, but the Son of Man does not have any place to lay down his head. Wala rin palang karpintero si Lord, pero wala siya talagang tirahan. Kasi kung saan siya papupuntahin ni God, pumupunta siya. Amen? Pero ang ibig sabihin lang po nun, wala siyang sariling pag-aaring tirahan. Pero kahit saan naman pumunta ang Panginoon, syempre pinatutulog naman siya. Diba? At ako po, naranasan ko rin yun. Wala akong bahay talaga sa lugar ng Iriga, pero may nagpapatulog sa akin. Punta ng Cebu, may nagpapatulog. Kahit minsan ay parang ano lang, bangkito. Yung parang mahaba, alam niyo yun. Inuupuan ng mga ano, nandiyan sa kalsada nagkukwentuhan. Naranasan ko po ang mga bagay na yun. At itong mga to, syempre ito ang nabanggit. Pero ang sumatotal na to, ang wala ka talaga pera. Tama ba? Wala ang pagbili ng pagkain, wala ang pagbili ng damit, wala kang pambili ng materyales, pampatayo ng bahay. Your real problem is, walang pera. Okay? Walang pera. Siguro noon, mas less yun, di ba? Kasi may mga materials available sa paligid. Pero ngayon ay, talagang yun ang kailangan para may pambili tayo. Napakarami po nating bayarin.
At dahil po sa pandemic na delay ang pagbabayad, sabi natin salamat dahil wala pa ang pagbayad. Kaso ngayon, parating na sila lahat. Parating na si Judith at saka si Juna. Sabay-sabay pa, no? Nag-pile up na sila. At ang masama pa dito sabi, wala ka nang mahiraman. Wala na makatulong sa'yo kasi sila rin magbabayad. Ang good news, meron tayong Diyos na nalalaman ang lahat ng ating pangailangan. At hindi tayo kailangan mag-worry because ang kanyang promise sa atin ay, I have come that you may have life and have it more abundantly. Sabi mo, eh nasan nga? Wala sa kamay, wala sa bulsa, wala sa pitaka, wala sa bag. Ano ang dapat gawin? Pagbabalikan po natin ang ating binasa kanina, ang sabi ganun, but seek ye first the kingdom of God and all these things will be added unto you. Sinabi po bang a little of this will be given to you? Ang ginamit pong salita ay all. All that you will need, the Lord will provide. So, paano ba ginagawa itong putting Christ first? Bakit na narinig natin, seek ye first the kingdom of God? Bakit ngayon put Christ first? Okay? Yung kingdom po ay isang state na pinaghahamitan, isang lugar. Pero ito po ay, ibig sabihin, merong isang nangunguna. At ang nangunguna po sa kaharian na yon is, of course, our Lord Jesus Christ. Amen? Ang ating Panginoong Diyos, ang siyang nangunguna sa kingdom na to, ang siyang nagahari. Kaya ang ibig kong sabihin ay, hayaan nating maghari si Kristo sa ating buhay. Alam niyo po ba ang hari? Hindi kasi natin ma-appreciate ang hari kasi we are a democratic country. May mga rights tayo. Pero doon, ang may say lang ay ang hari. Nanonood ba kayo ng medieval ages na movies, di ba? Tungkol sa mga hari at reyna. De, kahit ang gustuhin nila, pwede. Ganun po. Di ba? Sa kaharian, siya lang ang boss. Walang iba. Kaya meron tayong isang quotation ba yan? Ang sabi ganun, ang utos ng hari, hindi mababalik. At ito is makikita rin sa Bible, isang hari, nagutos siya. At gusto niyang palitan ng kanyang inutos kasi naisip niya, ay mali pala yung utos ko. Eh kaso napirmahan niya na, he is bound dun sa kanyang pirma o tinatawag na signet ring. Pwede lang siyang gumawa ng isang batas para kontrahin ang rule na yon. Kasi hindi na pwedeng baliin o palitan yung law na yon dahil napirmahan niya na. Okay? Naging utos na ng hari. So, kailangan nila mag-utos ng panibago. So, yung unang utos ay sabi, pagdating ng ganitong araw, pwede nang patayin ang lahat ng Hudyo. Sabi niya, mali pala. Diba? Mali pala. So, sabi niya, pagdating ng araw na yon, pwede nang ipagtanggol ng mga Hudyo ang kanilang sarili sa mga magnanais pumatay sa kanila. O, diba? Hindi na sila basta-basta mapapatay kasi pwede na nilang ipagtanggol ang kanilang sarili. But yun ay mga earthly kings. Ang ating Diyos, He knows all things. Amen? And He is perfect. Hindi magkakamali ang ating Panginoon. Ang isa pang maganda, He is faithful. Pag sinabi ng Panginoon sa atin, ay tutuparin niya. Yan. Lakas ng sagot-sagot ko, di ba? Amen. Kasi naiya pa yung mga kaibigan natin dito. Amen. And I can say a big amen. Kaya ang ating dapat unang gawin kung inuuna natin ang Panginoon sa ating buhay ay ilagak natin ang ating pananampalataya sa Kanya. Kanina sa ating awitin, ang tanong is, what moves you? At ito po ang sagot. Faith moves God. Faith moves God. Yung pananampalataya mo, yun ang magpapagalaw sa kamay ng Panginoon. Okay?
para ihandog sa iyo or ibigay sa iyo ang tulong or ano man yung answer na kailangan mo, may pagtanggol ka ng ating Panginoon. At ito ay nangyari doon sa isang centurion. Okay? Sabi niya, huwag ka na pong pumunta sa bahay ko. Alam ko po, pag sinabi mo, ay kahit wala ka doon sa bahay ko, gagaling ang aking servant. Sabi nga ng Panginoon Jesus, what a great faith. Ngayon na ako, hindi pa ako nakakita ng kasing tindi ng pananampalataya ng taong ito. At alam niyo ba, ang the rest ng kwentong yon, umuwi yung centurion. At pagdating niya, magaling na yung kanyang servant. At tinanong niya, kailan siya gumaling? At nung pinag-compare nila, it was the same time that Jesus said, yes, umuwi ka na, magaling na ang servant. Amen? Amen? Kaya kung may paniniwalaan ka dito, kung kahit ito ay para sa kamag-anak mo, it shall come to pass. Amen? Ang requirement lang ng Panginoon, manampalataya ka. Yun lang ang hinihingi ng Panginoon sa atin. When we sing manampalataya tayo, narinig tayo ng Panginoon. Alam niyo ba, napakasarap kanina ng ating pagpupuri because God was pleased. Amen? Natuwa siya kasi nakita niya ating mga puso na kahit wala tayong nakikita ay hinahandog natin ang ating puso sa Kanya. Amen? At ang pananampalataya ay basta lang ba, hindi basta naniniwala ako. Ganun ba yon? It should come, sabi ng salita ng Panginoon, faith comes from hearing and hearing by the word of God. Dapat makita mo muna ang promise ni Lord. Mabasa mo muna ang promise ni Lord. Marinig mo muna. Anong sabi ng ni God? Sige, umuwi ka na. Magaling na ang servant niya. Amen? Amen? Kailangan yun. Yun yung hahawakan niya. Sinabi ni Jesus, magaling na aking servant, uwi na ako. At nakita niya yun. Amen? Meron pang isang tao na nagtiwala kay Jesus kasi nung unang-unang miracle ng Panginoon sa isang kasalan. At ang kasalan nun, talagang grabe ang handaan. Ano tawag nito? Yung banga-banga ang inumin nila. Tapos naubusan. E bisita si Jesus at ang kanyang nanay. Sabi, tulungan mo naman sila. Siguro kung mag-anak nila yun, mapapahiya yung lalaki, di ba? Sila kasi yung magpapakain, magpapainom. So, tumugon si Jesus. Pumunta siya doon sa nag-prepare, nag-serve. Sabi niya, ito ba yung mga tapayan? Lagyan lahat ng tubig yan. Ano yung naglalagyan nila lahat? At pagkatapos, tikman mo na, sabi ganyan. Tumikim yung head waiter. At sabi niya, grabe, ngayon na ako nakakita ng handaan na hinuhuli ang pinakamasarap na inumin. Karaniwan daw, yung masarap sa unahan, pagka hindi na daw alam nung umiinom, kung ano yung iniinom niya, pwede na kahit ano-ano, baka kahit tubig pwede na. But it speaks of who Jesus is. He was given last, pero siya yung pinakamainam na regalo ng Panginoon. At dito nakita natin yung waiter nagtiwala, di ba? Di ba nakita niya puro tubig lang nilagay? Wala namang ano, di ba? Pero naniwala siya na when he draws out this wine, this water, ito ay wine talaga. Amen? At hinanda niya doon sa kasalan. Amen? Gusto niyo ba yung ganun? Yung milagro, kailangan manampalataya. Yun ang requirement ng ating Panginoon. Ang sabi, those who come to Him must believe that He exists. Isa yun, no? Na ang Diyos talagang nandyan siya. Pangalawa, anong pangako niya? And all these things will be added unto you. Bonus lang pala yun. E ano kaya yung main event? Hanapin natin yung main event mamaya. Okay? Makikita natin ang care ng Panginoon. At sa aking pong buhay, sabi ko nga, naranasan kong magtipid. Hindi kumain ng agahan at tanghalian. Pero alam niyo po ba, mga ilang araw lang yun. Basta sabi lang namin, kapatid, Lord, kaya namin to. Para sa nagtitiwala kami
na hindi kami magkakasakit dahil kulang kami sa pagkain. Magagawa pa rin namin ang mga dapat namin gawin araw-araw. Okay? At ginagawa namin, pag di kami kumakain ng pagkain, kami ay nag-pray. Nasabay kami nag-pray. Yun ang agahan namin sa katangalian namin magkapatid. Pero praise the Lord dahil testing lang ni Lord. Pagkatapos doon ng mga ilang araw, meron po siyang inutusan isang babae na aming kasamahan sa trabaho na bigyan kami ng breakfast. At masarap pa po ang hinahanda niyang breakfast. E nung kami naghahanda ng breakfast namin, hindi kami bumibili ng salami, hindi kami bumibili ng yung lungganisang masarap. Basta yung masasarap yung dinadala niya. At ang dami niyang dinadala, kasama na agad tanghalian namin. Amen? Pagkatapos meron pa siyang hinipo, isang tray ng itlog pag nagbibigay sa akin. Amen? So, kung hindi po na ibibigay ng mga naaasahan natin, meron pong ibang gagamitin ang ating Panginoon. May kaparaanan siya to give us what we really need. Amen? At kung hindi mo nakikita, bakit ang tagal ko na nagpipray? Hindi ba siguro sabi, ang tagal ko na nagpipray? Parang hindi ko pa rin na tatanggap. May ganun ba kayo? May ganun din ako eh, no? Parang umu-okay na, tapos parang humindi na naman. Sabi nga na ng isang awitin, if you cannot see his hand, trust his heart. If you cannot see his hand, trust his heart. Or trust the love of God for you. Sabi kanina nagpa-awit, eh biro mo, dumipa na siya dun sa cross, eh, hindi ka pa ba nun mahal? Sabi ng salita ng Panginoon, bihira ang mabuting tao na mamamatay para sa iba. Pero si Jesus, namatay siya para sa iyo at para sa akin. Amen? Kahit nung suwail pa tayo. Ako, nagsuwail din ako kay Lord eh. Diba? At kahit nung panahon na yon, pinili pa rin ni Lord. It was a choice. No? Pwede siyang umalis eh. Si Pilato, pinapaalis na siya. Hindi ka naman dapat ipako sa krus. Tama na yan, hagupitin kita ng konti tapos umalis ka na. Tama na. Pero tinanggap niya pa rin at pinili niyang makarating sa krus. For you and for me. Yun kasi ang kailangan para mapatawad ang lahat ng ating kasalanan. The sins before, the sins that you may have been committing now, and the sins that you will still commit in the future. Yun yung provision para sa kapatawaran ng ating kasalanan. When we come and repent, pag tayo humingi ng tawad, nandiyan na si Jesus para mag-lawyer sa atin kay God. Lord, patawarin mo na siya. Kasi di ba binayaran ko na? Kaya tawag natin sa kanya, Redeemer. No? Ni-redeem, tinubos niya tayo mula sa ating pagkakasala, sa sanlak. Ang ating buhay nung tayo ay hindi pa kumikilala sa Panginoon ay nasa kamay ng ating kaaway. So because of His blood, ito na yung bayad, amin na yan. Okay? Ni-redeem tayo ng ating Panginoon. So God will surely do what is good for you. Tutuparin niya ang lahat ng pinangako niya. Sabi niya, salita ng Panginoon, I have loved you with an everlasting love. Hindi ito whether mahal na mahal mo siya o hindi. Kung nagre-rebelde ka, mahal ka pa rin ng Panginoon. Pero kagaya ng pagmamahalan ng isang dito sa lupa, siyempre mararamdaman mo, ma-appreciate mo yung love. Ma-enjoy mo yung love na yon kung mamahalin mo rin siya. Amen? Amen. Hindi yung mahal ko siya, ang mahal niya ay iba. No? Hindi, diba? So ganun, dapat mahal tayo ni Lord. Mahalin din natin siya para ma-enjoy natin yung ating relationship sa Kanya. Ang sabi ng Panginoon dito sa binasa natin,
Eh kung yung mga ibon, pinapakain ni Lord. Hindi po ito yung ibon na mga eagles, mga vultures. Mga ito ay sigap yun eh, di ba? Ang pinag-uusapan po dito, yung maliliit na ibon, yung mga sparrows, mga maya, ganun sa atin, di ba? Yung nakikiikot-ikot lang dyan, yung kumakain ng aking bunga doon sa halamanan ko. Ah, saan na kaya dito yung magic fruit ko? Nandito lang pang nakaraan, wala na. Kasi pumupunta dyan, maraming pumutang ibon dyan sa garden namin. Parang ganon. The Lord provides for them. Hindi sila nagtatanim. Ba? Talo tayo din nagtatanim. Hindi sila nag-harvest. Hindi na nagtanim, hindi pa nag-harvest. Hindi rin nag-iipon. So, good news, kahit wala kang ipon, may ipon naman si Lord para sa iyo. Amen? Ibig sabihin, you can draw out sa pamamagitan ng iyong pananampalataya at ang anumang pangangailangan mo. Para po sa ipatotoo sa inyo, ako po ay nagbuntis. At sa aking pagbubuntis ay sinikap pong maliit ang bata sa aking tiyan. Paranormal. Pero super total na cesarean pa rin po ako. At wala po akong savings pambayad para sa cesarean operation. Sabi ko lang kay Pastor noon, ipahiwa mo na ako kasi wala nang tubig, kawawa yung bata sa loob. Tsaka na natin problemahin pag nakalabas na yung bata. Kasi ang unang problema ko noon, yung paglabas ng aking anak, safely. So sabi ko, unahin natin yun, maging safe siya. Huwag mo akong isipin, tutulungan ako ng Panginoon. Kasi sabi, mahirap ang cesarean, delikado, di ba? Maraming ganun. So sabi ko, isipin natin yung bata. Makalabas siya. Okay, so okay na. Pagkatapos po, yung unang dumalaw sa aking anak, tinanong lang po kung magkano ba ang babayaran dito. So, syempre na itanong na rin ni Pastor ang bill. Sabi, 85,000. Kinabukasan po, sabi sa kanya, likasamahan mo ko sa ATM. Naglabas po ng 85,000 at ibinigay kay Pastor. Cold cash. Amen? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Ganun po katindi ang ating Panginoon. Kung nag-worry ako, siguro baka na-infection pa ako. No? Kaya isip mo, kasi yung katawan mo hindi gumagana na tama eh. Pag may takot ka sa puso o may iniisip kang hindi maayos sa buhay mo. Okay? Nahihirapan yung katawan mong gawin yung dapat niyang gawin. Okay? So yun po. Ganun po kabuti ang ating Panginoon. Marami pang ibang bagay na mali kong kwento pero maubos ang oras nyo. Para patunayan na napakabuti ng ating Panginoon. At sa oras talaga na kailangan mo, nandyan siya. Amen? Nandyan siya. Kung hindi man yung mga, siyempre normal lang, mag-ipon ka, ganyan-ganyan. Pero yun nga, minsan kinakapos yung ipon mo. At minsan talaga wala kang naipon. Ay nandyan ang Panginoon. As you trust Him, He will give all that you need. And blessings will flow in your life. Amen? So kami po mag-asawa ay nakarating sa iba't ibang bansa, pero wala kaming savings. Dahil po sa pagtitiwala sa ating Panginoon. How do we put Christ first? Siyempre, unahin natin. Ano sabi ko kanina? Yung faith. Paano magkakaroon ng faith? Kailangan na salita ng Panginoon. So we have to study the Bible. We have to meditate the Word of God. Para maging successful, sabi ni Lord kay Joshua, do not let this book of the law be away from your mouth. Meditate on it day and night. Meditate, alam niyo ba meditate? Yung kahit nakapikit ka, pwede mong sabihin yung nabasa mo. Kasi na-meditate mo eh. Wala nang makakakuha sa'yo nun. Nanguya mo na gusto, hindi mo lang nilunok yung salita ng Panginoon. Kaya pag may sitwasyon ka, maaalala mo yon. Amen. Ay, sabi ni Lord sa binasa ko, ganito daw eh. Okay? And one time, I have a problem. I have a difficulty.
At sabi ng Panginoon sa akin, nung ako'y nagbasa, cast your bread upon the waters, after many days you shall find it again. Sabi ko, Lord, ang hirap na maintindihin yan. Itatapon mo yung tinapay sa tubig, pagkatapos makikita mo pa rin, pagtapos ng ilang araw, di ba hindi totoo yun? Binabasa ba kayong ganyan sa Bible? Ganun na lang, nagbasa ako. Sige, hindi pwede pa, hindi siya totoo, hindi siya normal, Lord. O ngayon, kung hindi pala normal, sabi sa akin ni Lord, ay, milagro! Gagawa ka ng milagro, Lord! Amen? Gagawa ka ng milagro, Lord, yung hindi ko na kayang gawin sa kakayanan ko, sa kaalaman ko, gagawin mo para sa akin. You will deliver me. Amen? From my problems. Without me. Without my skills. Without my knowledge. Without my hand in it. It's yours alone. At mahilig pa si Lord photo finish. Alam niyo yung photo finish? Yung talagang isang second na lang, tsaka siya nag-appear. Ganun ang ating Panginoon. At kailangan niya i-train natin ang ating pananampalataya. We will see it. Ang ating kasing oras, iba sa oras ni Lord. A day is like 1,000 years, and 1,000 years is like a day. His thoughts are higher than our thoughts. His ways are different from our ways. Kaya ano lang kailangan natin? Kung anong sinabi ni Lord sa salita niya, Lord, sabi mo, di ba? Sabi mo, Lord, dahil sa mga sugat mo, gagaling ako. Lord, sabi mo, pag may pangailangan ako, lumapit ako sa iyo at bubuksan mo ang pintuan pag pumatok ako. Amen? At kahit tulog ka na, meron kasi parable sa Bible eh, katok ng katok sa kaibigan, eh tulog na. Bakit ayaw pagbuksan pag tulog na? Kasi, studio pipe, nandyan lahat, malapit sa pintuan natutulog, no? Mahirap na buksan. Pero sabi ka, hindi dahil sa kaibigan ka niya, kundi dahil makulit ka, you are persistent, no? Bubuksan ka ng langit. And when you just make the heart of God move, paano? By faith. Ay napi-please ang Panginoon. Sabi ganun, doon natin napapasaya ang ating Panginoon. At pag masaya si Lord, parang yung mga gulang, pag masaya, bigay ng bigay, di ba? O, ano kailangan mo? Sabi ng tatay mo, ikaw anak, ilan kailangan mo? Ano tayo? O sige, pag nagkaroon ako niyan, bibigay ko sa iyo kahit di mo hinihingi. Amen? So, ganun po at times sa aking trabaho. Ang aking hiningi lang nung magtatrabaho ko, Lord, yung malapit sa akin. And doon po ako sa bundok ng Pangarap Village na katira. Malapit po sa San Jose del Monte, Bulacan. Noong 1980s, late 1980s, wala pong trabaho doon. Talagang pumupunta ng Quezon City, Maynila, yung mga tao magtatrabaho. But God gave me the nearest in Filcova, answered prayer. Dinagdagan niya pa po at binigyan niya ako ng mabait na boss. Hanggang ang boss ko po na yun, binigyan ako 6 hours lang ang trabaho sa isang araw. Hindi ko hiningi. Pero binigyan ako ng bonus ng Panginoon. Bakit? Kaya ko sinabi si Lord, kay Lord na, Lord, yung malapit sa bahay, ibig sabihin din Lord, malapit sa church. Gusto ko kasi pumunta sa church araw-araw pagkatapos ng trabaho. Kaya binigyan pa ako ng bonus ni Lord. O sige, 6 hours ka na lang sa trabaho. Parang mas marami kang oras pag pumunta ka sa church. Amen? God knows what we really need. Kailangan lang po natin, iset natin ang ating priority. Anong ating priority? The King. Anong priority natin? Si God. Anong priority natin? Ang Kanyang Word. Huwag po natin i-miss, basahin, at pag-aralan ang salita ng Panginoon. Talagang damihan natin, kumbaga sa pagkain, ang salita kasi ng Panginoon ay pagkain ng ating kaluluwa. E di ba ikaw, kung may buffet, talagang binubundat mo yung sarili mo,
gawin mo yan sa salita ng Panginoon. And I tell you, marami kang, ang tawag nun yung voucher kay Lord. Voucher, di ba? Ibig sabihin mga discount. So ito naman, mga promises kasi ni Lord. Lord, sabi mo dito sa promise mo, hello? And the Lord is faithful para gawin yung mga bagay na yan. Let us just love the Lord with all our heart, with all our soul, with all that is, with all our strength. Hanapin natin siya. Sabihin, i-desire natin siya. Yung kahit nagtatrabaho ka, aware ka na kasama mo si Lord. Because God is a spirit. And those who worship in Him must worship Him in spirit and in truth. Kasama mo siya palagi. Ako pag nasa trabaho nun, kung pwede magpatugtog, nagpapatugtog ako ng praise and worship song, nakikinig ako ng mga preaching. Pera na pag magbibilang ako, kasi dapat tama yung bilang ko eh. Nagtitesting kasi ako ng lupa. 1, 2, 3. Pero pag di ako nagbibilang, nakasalpak yung earphone ko. Ako muna na kinabang ng earphone. Talagang gasgas na gasgas ang earphone sa akin. Kung ilang oras ako sa trabaho at habang ako ay nagbibiyahe, nakikinig ako ng salita ng Panginoon at ng mga awit para sa ating Panginoon. Hindi natin kailangan pumikit para manalangin. Pwede tayong manalangin sa ating isip. Naririnig yun ng ating Panginoon. Draw nigh to God and He will draw nigh to you. Lalapit, pag lumalapit ka, lalapit ang Panginoon at mag-a-attend sa iyong pangangailangan. And set your heart to be right with God. Yung parati mong pag... Ang isa kasing nakakilala na sa Panginoon, alam mo kung may mali. Yun daw ang kaibahan eh. Hindi yung hindi ka na nagkakamali. Kung hindi yung pag may mali ka, alam mo agad. At ikaw ay may kakayanan para humingi ng tawad ka agad. Hindi ka nagmamatigas na, hindi, okay naman yung ginawa ko eh. Hindi mo din na-justify yung ginawa mo. Nagsusorry ka kaagad kay Lord. Amen? Amen. Ganun po yung tayo ay lumakad ng may kabanalan sa ating Panginoon. At lahat ng bagay na ating tinanggap mula sa Panginoon ay babaguhin po niya ng ating nakikipagtingin sa buhay. So tayo nakikita ng kalahating basong may kalahating tubig, hindi natin sasabihin kulang. Sasabihin natin, buti na lang may kalahating pa. Minsan ako ay walang pera talaga. Tapos may nabasag ako sa mercury drug. Buti nung araw na yon, binigyan ako ng bayad sa tutor. Kaya nung nabasag ko yung gamot na dinadaanan ko sa estante, ang nasabi ko agad, salamat Lord, may pera sa bulsa ko ngayon. Para ko nung isang araw ko siya nabangga. Ano kaya gagawin sa akin ng mercury pag wala akong maibayad? So, ganun po, na yung perspective natin na babago. Nagiging mas magaan ang mga bagay sa atin. Hindi natin pinalalaki ang problema. Kasi mas malaki si Lord sa ating problema. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Kaya po tayo lahat ay tumayo at patuloy nating ialay ang ating Panginoon. Sabi nga po kanina ay Jesus choose to go to Calvary for you and for me. Kung ibinigay niya na po ang the best sa'yo, hindi niya pa kayang ibigay ang mas maliliit na bagay. Ang pagkain, ang ating damit, ang ating pangangailangan ay mas maliit kaysa pangangailangan ng ating kinabukasan at yun ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kung ito ang iyong kailangan, nais kitang hamunin na pumikit sa oras na ito. At kung nais mong ipagkatiwala ang iyong buhay sa Panginoon ng buong buo, nais mo na siya na maging driver ng iyong buhay, siya maging hari at Panginoon, itaas mo ang iyong kamay sa oras na ito at sumunod ka sa panalangin. Panginoong Jesus, salamat sa pag-ibig mo. Salamat dahil ang pag-ibig mo ay nagdala sa iyo sa krus ng Kalbaryo. Tumigis ang iyong dugo. Nagkasunod.
sugat-sugat ang iyong katawan. Nawala ng forma ang iyong mukha. Nagkabasag-basag, Panginoon. Because you love me. Naunawangan ko po ito. Kaya sa oras na ito, dumadalangin ako. Humihingi ng tawad. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking kasalanan. Patawarin mo ako sa pagkukulang ko ng pananampalataya sa iyo at pagtitiwala. Simula sa oras na ito, nais kong ipagkaloob ng buong aking sarili to lay down my life for you and to you. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Tanggapin mo po ako bilang Diyos, bilang iyong anak. Ikaw ay aking Diyos. Ikaw ang aking Panginoon simula sa araw na ito. Susundin kita at ang iyong kalooban sa tulong ng Santong Espiritu. Salamat po. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kung ikaw ay lumapit with sincerity in your heart, ang una mong mararamdaman ay gumaan ang iyong puso. Because sin is heavy on those who keep them in their lives. But to those who cast them before Jesus, those who ask and for repentance, tinatanggal ng Panginoon ang mga kasalanan na iyon at pagkukulang. Itinatapon kung gaano kalayo ang east sa west, ang silangan doon sa kanluran, kaya gumagaan ang iyong pakiramdam. And in the days to come, you will see a great hunger for the Word of God, a great hunger to speak and talk to Jesus, a great hunger to hear the Word of God, and to be able follow the will of God in your life. Sa oras na ito, nais din natin ipagdiwang ang tinatawag na communion. Ito ay para sa iyo at sa akin na tumanggap sa Panginoon bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Sa pamamagitan nito ay naalala natin na namatay ang Panginoong Jesus para sa iyong kasalanan, para sa aking kasalanan. Tumigis ang kanyang dugo upang mapatawad tayo ng Diyos. At mapawalang sala. Hindi ka lang pinapatawad, kundi pinapawalang sala ka ng Diyos sa oras na ito. At kaya nga, nais ng Panginoong Jesus, alalahanin natin ito as open as we can. Sa iglesia, ginagawa natin ito once a week. At dahil tinanggap na natin ang Panginoon, sinasabi rin natin na kabilang tayo sa iisang pamilya ng Diyos na narito sa lupa. At pangangalagaan natin ang bawat kapatid sapagkat mahal sila ng Panginoon. Ang lahat ng minamahal ng Diyos ay mahal din naman natin. Kasama natin pinagdiriwang ang pagdideklara na hindi lamang si Jesus namatay at bumalik sa kalangitan o sa kaharian ng Diyos doon sa langit, kung hindi isang araw babalik siya at malapit na iyon. Babalik siya para sa iyo at para sa akin. Para ang hinanda niyang mansyon doon sa langit ay matirahan na natin. Wala kang maayos na tirahan sa lupang ito. You have an eternal dwelling in heaven na hindi masisira, na hindi
iyong kagawang lupa, anumang sakit sa oras na ito, have the faith to receive healing in the name of Jesus. For by His wounds, we are healed. Notice na kayo po ay nagpadala. We
we also have our QR codes. Nandiyan na po sa ating screen. Tayo po ay manalangin. Lord, thank you. Ang lahat ng nagmamahal ay nagbibigay. Ikaw ay nagmahal, kaya binigay mo the best. And that is Jesus Christ. And Lord, we have just said we love you because you first loved us. At bilang patunay ng aming pag-ibig, hindi lang namin binibigay ang aming buhay, ang aming mga praises, Lord God. Kung hindi, binibigay din naman namin ang 10% ng lahat ng aming tinanggap na financial and material resource, O God, in the name of Jesus. Ginagawa namin ito na may pananampalataya sapagkat yun ang pangako mo. When we give our tithes and offering, you will open the windows of heaven at wala, ibubuhos mo po ang pagpapala na walang sukat kalagyan. Siksik, liklik, at umaapaw. Thank you, Father. Bless and multiply every offering, every tithes and offering, O God, in the name of Jesus. Maraming pong salamat. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagdalo at inaasahan ko po na maranasan nyo ang pagpapala araw-araw. Sumaragas ang pagpapala sa inyong buhay. Let me bless you. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. The Holy Spirit be with you always, today and forever. Amen. This is Pastora Testing King with the CIF Online Team reminding you, put Christ first and you will be blessed. God bless you everyone and good night. Have a great week.